Maingat na tinawid ng mga taong yan ng ilog sa Nara, Palawan gamit ang lubit. Kinailangan silang i-rescue dahil magdamag na ang nag-uulan sa lugar na yan dahil sa Bagyong Maring. 5 na ang namatay sa bayan dahil sa pagbaha. Inilikas din ng mga residenteng binaha sa Puerto Princesa City. Sa biliran naman, mga bangka ang inasikaso para hindi tangayin ng alon. Nag-zero visibility naman sa Baguio City at ilang lugar sa Cordillera dahil sa fog. Sa Ilocos Norte, naramdaman din ang bagsik ng bagyo. May mga punong nabuwal dahil sa lakas ng hangin at pag-ulan. Ang Cagayan River nag-overflow na dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Ang latest sa Bagyong Maring na posibleng mag-landfall ngayong gabi at latest storm signals, abangan maya-maya lang. Nagka-landslide naman sa Talisay City sa Cebu kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Pahirapan ang clearing operations dahil kaunting galaw lang posibleng magdulot ng panibagong pagguho. May report si Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa video na ito, nakuha ni Idol Kabahar, kita ang pagguho ng lupa sa Sitio Languyon, Camposais, Barangay Manipis, Talisay City, sa probinsya ng Cebu noong Biyernes. Mabuti na lang at walang mga kalapit na bahay sa lugar ng gumuhong lupa. Upang maiwasan ang anumang disgrasya, isinara na ang kalsada sa mga motorista. This weekend, continuous ang yang flow sa NDPs. So that means to say, ang ato ang kalsada din na sa going to Toledo from Tabunok will be closed if you are going to Toledo or Sinsin or Campo Otso sa Mindanilla. Pero may ilan pa din na nagbabaka sakaling makadaan sa Manipis Road. Tulad na lang ng magpinsa na ito na pupunta sa kaarawan ng kanilang lola. Dahil wala nang habal-habal na pinahihintulutang makapasok, wala na silang magawa kundi dumaan sa ibang kalsada na matarik na parte ng lugar. Okay na lang, na naman yan, tunga-tunga naman ta. So, padayo na lang yun, okay, sa lula man sa nanam. So, panagsara man saan. Ang DPWH 7 personnel naman ay pahirapan sa isinasagawang clearing operations sa natabunang kalsada dahil kaunting galaw lang, guguho na naman ang tuktok ng bahagi nito. May istorya dire sa kanong mga residente dire. Kaduhan ako noon eh, mga kusag ko noon eh, pinakadakusag, katong niagi ko noon to, mga pila na sa katukatuig, dako sa ko to, pero mas dako ko na kay dagko man yung mga batos. Maliban sa landslide sa Sitio Languyon, Camposais, gumuho rin ang ginawang slow protection sa Sitio Curva, Campo 4. Dito naman ay malalaking bato ang nahulog sa kalsada. Sa Sitio Kaulong, Haklupa naman, natumba ang puno na ito kaninang madaling araw. Bukas, magsasagawa ng joint inspection ang Talisay City at Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office personnel sa mga apektadong lugar. Posible na nga bang magpasko tayo nang mas mababa na ang alert level? Bumaba na kasi ang bilang ng COVID cases sa Metro Manila at maging sa buong bansa. Sa Metro Manila, mula sa mahigit 3,000, nasa 1,989 na lang ang 7-day average daily new cases. Pinakamababa naman sa loob ng mahigit 2 buwan ang naitalang new COVID cases ngayong araw na 8,292. Sabi pa ng Department of Health, bumababa rin ang total bed utilization sa Metro Manila o ang bilang ng okupadong kama sa mga ospital. Nasa 53% ito ngayon na itinuturing ng safe level. 67% naman ang ICU utilization o nasa moderate risk lang. Tingin ng Malacanang, mataas ang tsansang ibaba sa mas maluwag na alert level ang Metro Manila. Naka-alert level 4 ito hanggang October 15. Ganon din ang palagay ng Okta Research Group dahil bumagal ang hawaan ng COVID sa Metro Manila. Pero ayon sa DOH, kailangan pa itong pag-usapan ng maigi. It's a high chance of a lowering of alert level. Tingin natin pwede na talagang ibaba sa alert level 3 at maaring posible rin na alert level 2 dahil nakikita nga natin moderate risk na sa Metro Manila. Nananalo na tayo against the Delta variant pero may mga iba pang regions na nagkakaroon pa ng surge pero overall sa buong Pilipinas magandang nakikita nating trend. Bagamat nakikita natin na bumababa na po ang ating mga kaso, bumababa rin po yung mga admissions natin sa ospital, bumababa ang positivity rate natin.
hindi po ngayon ang panahon para maging complacent tayo. Paalala pa ng DOH, mas mataas ang tsansang makapagbukas ang ibang sektor ng ekonomiya at maging mas masigla ang ating Pasko kung susunod pa rin sa minimum public health protocols at magpapabakuna. Pero sa Divisoria na kilalang bilihan ng mga murang panregalo, halos dikit-dikit na ang mga tao. Marami na rin ang namimili ng Christmas decorations sa Dapitan Arcade. Magmamahal na naman ang produktong petrolyo sa ikapitong sunod na linggo. 1 peso and 30 centavos ang taas singil sa kada litro ng gasolina bukas. 1 peso and 50 centavos naman sa diesel. Tataas din ng 1 peso and 45 centavos ang kada litro ng kerosene. Kung susumahin mula nitong Enero, umabot na sa mahigit 17 pesos wow. kada litro ang nadagdag sa kada litro ng gasolina. Mahigit 16 pesos naman sa diesel at mahigit 14 pesos sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, kulang na kasi ang supply ng langis sa world market. Tagay na ng reklamo ang mga pulis laban sa aktor na si Jake Cuenca na tumakas umano matapos makabangga ng sasakyan ng Mandaluyong pulis. Naharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property at disobedience to a person in authority. Hinabol ng mga pulis ang sasakyan ng aktor. Napatigil lamang ito ng barili ng mga pulis ang tatlong gulong ito. Isang delivery rider naman ang tinamaan ng bala ng magpaputok ang mga pulis. Nagpapagaling na siya ngayon. Humingi ng paumanhin si PNP Chief Guillermo Eleazar sa rider at nangakong sasagutin lahat ng gastos sa ospital. Habang na-relieve naman sa pwesto ang limang pulis at nahaharap sa administrative investigation para malaman ang kanilang posibleng pananagutan sa paggamit ng baril. Kaugnay naman ang ginawa ni Cuenca, sabi ng PNP Chief, pambabastos itong maituturing. Bilang kilalang personalidad, dapat daw ay maging mabuti siyang ehemplo. Pinuna naman ng ama ng aktor ang paraan ng pag-aresto sa kanya. Parang kriminal daw kasi itong pinadapa at pinusasan. Sagot naman ng pulisya, standard operating procedure ito. Hinihintay pa ng GMA News na maglabas ng pahayag ang kampo ni Cuenca. Dagsa muli sa mga registration sites sa mga gustong makaboto sa eleksyon 2022. Ngayong nag-resume na ang pagpaparehistro. Sa General Santos City, alas 2 pa lang na madaling araw, may nakapila na. Hindi na nasunod ang physical distancing sa dami ng nag-aagawan sa forms. May muntik pang mag-away dahil sa mga sumisingit sa pila. Ang mga hindi nakakuha ng forms, umuwi na lang. Sa Marikina naman, alas 3 pa lamang ng madaling araw, ay nagpapasok na ng mga nakapila. Naglaan ng priority lane para sa mga buntis, senior citizen, PWD at medical frontliner na gustong magparehistro. May mga nagpaparehistro rin sa Caloocan na pumila ng alas 2 ng madaling araw sa satellite registration kahit alas 8 pa ang simula ng pagpaparehistro. Extended ang voter registration hanggang October 30. Tuwing weekdays lamang ang schedule, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maliban na lamang sa October 30, Sabado, ang huling araw ng pagpaparehistro. Fashion meets pandemic response. Iyan ang mga PPE o personal protective equipment na disenyo ng isang doctor nurse sa South Cotabato. Pero hindi lang mga kapwa frontliner niya ang natutulungan ng mga PPE na yan. Yan ang ikikwento sa atin ni Victoria Tulad. Ang mga outfit na yan, hindi lang basta pang OOTD. Kundi protection din ng mga medical frontliners. Gawa yan ni Dr. Faith Travilla, na registered nurse rin. Last March 2020, diba, nagkaroon ng national lockdown. So there was no way that we could purchase or have access to the PPEs because there were no flights and then no suppliers. So we only have to make do with the present resources that we have. Kasama ang iba pang youth volunteer at medical professionals, binuo nila ang NGO na Shield Pinas na nakatuon sa pag-produce ng PPEs. It was tested by the frontliner themselves, so mga pulmonologists, may infectious disease specialist kami kinonsult. And then nagpartner kami with the local
designers dito to check din yung integrity, yung design integrity nung. Bukod sa dekalidad at environment friendly ang kanilang PPEs, nakaka-happy rin daw ang disenyo at kulay nito. Pinag-isipan talaga yan ni Doc Faye na mahilig din sa fashion. Parang minerge ko lang yung dalawang areas of my life that I'm passionate about. When I was working sa emergency room, sobrang init and sobrang hindi ko masyadong gusto yung mga ginagamit sa frontlines. No? So as a frontliner myself, I decided to create a design na would fit the need na dapat hindi siya ganun kainit, somehow aesthetically pleasing siya. At hindi lang din frontliners ang natulungan ng kanilang mga PPE. Most of our mananahe, ang bread and butter nila talaga, uniforms, school uniforms, mga students. So, na ano sila, para walang pasok ngayon. So, walang other sources of income for them. So, sabi ko, yeah, let's organize this na may livelihood sila and then I can make the designs. Victoria Tulad, GMA News. Halos isang araw na pinaghahanap ang isang lalaki na nalunod sa ilog sa Bustos, Bulacan. Kinilala ang biktimang si Jamil Parco Villa Juliano. Ayon sa kapitan ng barangay, nakipag-inuman umano si Juliano sa kanyang mga kaibigan bago sila naligo sa ilog. Nakita ang katawan niya sa katabing baryo. Sa kasagsagan naman ng pananalasa ng Bagyong Maring sa Claveria, Cagayan, nalunod ang security guard na si Pedro Sangilian. Base sa investigasyon, nagbabantay kaninang umaga sa Claveria Port ang biktima ng mahulog sa dagat at tangayin ng malalaking alon. Agad siyang hinanap ng mga rescuer pero bangkay na nang makita. Posibleng mag-landfall ang Bagyong Maring ngayong gabi sa northern portion ng mainland Cagayan o Ilocos Norte. Nakataas ang signal number 2 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, northern portion ng Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, northern portion ng Bataan, northern portion ng Quezon, kasama na ang Pulilio Islands. Huling namataan ang Bagyong Maring sa Apari, Cagayan. May lakas yan ng hangin na 95 kilometers per hour at bugsong 115 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos sa Luzon Strait. Ingat po sa mga taga-mainland Cagayan at Ilocos Norte dahil sa mga lugar na yan, posibleng mag-landfall ang bagyo ngayong gabi. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Maring bukas. Patay matapos itulak ng isang palaboy ang isang Pilipinang nurse sa New York sa Amerika. Itong Biyernes, naglalakad sa Times Square si Maria Ambrosio kasama ang isang kaibigan nang atakihin siya ng lalaking may sakit umano sa pag-iisip. Ayon sa Philippine Consulate General sa New York na pag-alamang tumatakas noon ang suspect matapos mang hold up. Sa lakas ng pagkakatulak sa kanya, tumama sa bangketa ang ulo ni Ambrosio at naging brain dead kalaunan. Pumalo si Ambrosio sa ospital nang mapagdesisyunan ng kanyang pamilya nitong Sabado na tanggalin na ang life support. Hawak na ng pulisya ang suspect na kinasuhan ng second degree murder, robbery at assault. Nakausap na ng konsulado ang pamilya ni Ambrosio kasunod ng utos ni Foreign Affairs Secretary Teddy Loxin na tulungan sila. Tune-tuneladang droga ang nakumpiska ng Mexican Navy sa hinabol nilang speedboat. 16 naman ang patay sa plane crash sa Russia. Yan at iba pang balitang abroad sa report ni JP Soriano. Hindi yan eksena sa pelikula kundi aktwal na operasyon ng Mexican Navy sa karagatan ng Ensenada, Baja California. Gumamit ang mga otoridad ng 2 helicopter at mga boat patrol para mahabol ang speedboat. Naghinala kasi ang Navy sa ikinikilos ng 5 taong sumakay rito. Nasabat sa speedboat ang halos 2.5 tonelada ng methamphetamine, 7 kilo ng marijuana at halos 4,000 litro ng gasolina.
nag-emergency landing naman ang isang eroplano sa LaGuardia Airport sa New York matapos umanong manggulo ang isang pasahero. Pinadapa ng emergency crew sa runway ang pasaherong kahinahinala rin daw ang kilos. Hindi naman daw napansin ng ibang pasaherong may kakaibang nangyayari sa eroplano maliban ang sabihan silang mag-evacuate. Ayon sa governor ng New York, wala namang dapat ipag-alala ang mga tao. Balik normal na rin ang operasyon ng paliparan. Sa Russia naman, 16 patay habang 6 sugatan matapos bumagsak ang isang eroplano. Sakay nito ang 20 parachutists at 2 crew. Bumagsak ang eroplano sa lugar kung saan nagsasanay ang mga cosmonaut pero wala namang nadamay sa ground dahil iniwasan ng piloto ang mataong lugar doon. Posibleng isa raw sa mga makina ng eroplano ang pumalya bagamat nagpapatuloy pa ang imbestigasyon. JP Soriano, GMA News. Looking forward daw si Bea Alonzo na makatrabaho si Marian Rivera at may naisip pa siyang proyekto para sa kanila. Samantala, sa tagal niya sa showbiz, ngayon lang naisip ni Bea na magpa-customize ng sariling van. Wow. Silipin ang features ito sa kwento ni Katrina Son. Mala business class na eroplano ang datingan ng artista van ni Bea Alonzo. Alexa, good morning. Yes, Miss Bea. My voice-controlled blinds. Mobile office. When I work, I can put my laptop here or I can even do meetings here. Light control system. Para siyang sa plane, yung mga maliliit na lights na parang almost like the skies at night. In-car entertainment. Merong Netflix also, merong YouTube. We also have GMA Aparta Box. At toilet and bath. It's made of leather, no? So it's really nice. Para ka nasa aeroplano. Sa loob ng 2 dekada sa showbiz, ngayon lang daw nag-invest si Bea sa ganitong sasakyan. Feeling ko ngayon, it's become a necessity para sa trabaho namin. You really need that special place that could be your refuge away from the virus and away from everybody because ngayon kailangan talaga natin ng social distancing. Tsak namang magagamit ni Bea ang artista van, lalo na kung matuloy ang naiisip niyang project concept para sa kanila ni Marian Rivera. I actually have a concept in mind. Ikakwento ko na lang sa mga bosses. For me and Marian, sana. Kwento pa ni Bea sa programang Unang Hirit. Itinuturing niyang huge milestone ang pagiging bahagi ng GMA Network. Meron ulit ako nung drive that I had before when I was starting out in showbiz. And I'm just so excited. No? Katrina Son, GMA News. Biyaya para kay Diana mula sa Yabong Samar ang magkaroon ng masisipag at responsabling anak. Sa murang edad, paggagapas ng damo at pag-aalaga ng kalabaw ang kanilang pinagkakaabalahan. Hindi na ito panghabang buhay sana na gusto ko na dumating yung araw na hindi na kayo magagapas. Tuwing magbabalik eskwela, problema niya ang school supplies ng mga anak. Ang kinikita nilang mag-asawang 300 piso sa pagsasaka, sapat lang para sa pagkain nila. Naturoan ko po ang kapatid ko kasi hindi pa ho siya nakakasulat. Pinagsisikapan ni Diana na mapagtapos sila ng pag-aaral. Bilang suporta sa pag-aaral ng mga anak ni Diana, binigyan natin sila at ang mahigit 1,000 mag-aaral mula sa Yabong Samar ng kumpletong kagamitan pang eskwela, hygiene kits at face mask sa ilalim ng unang hakbang sa kinabukasang project. Napakamalaking halaga po ito para sa mga bata ngayon. Sa mga magulang, ibinabahagi namin sa kanila, we make an encouragement for them na kailangan pong edukasyon. Lubos po ako nagpapasalamat sa GMA. Malaking kabawasan po sa gastusin para sa pag-aaral ng mga anak ko. Salamat pa GMA Kapuso. Patay sa pamamarilang isang sari-sari store owner sa Singgalong Street sa Malate, Maynila. Sa kuha ng CCTV, makikita ang naghihintay sa harap ng tindahan ni Rodrigo Nunez ang 4 lalaki pasado alas 5 kaninang umaga. Pinasok ng 3 sa kanila ang tindahan, dinala nila sa kwarto ang biktima at doon siya pinagbabaril. Naunang lumabas ang isa sa kanila para ihanda ang motorsiklo. Maya-maya, nagtatakbo na rin ang 2 pa at agad silang humarurot palayo.
Naisugod pa sa ospital ang biktima pero hindi na nakaligtas. Anggulong robbery-homicide ang tinitingnan ng pulisya bagamat inaalam pa kung may iba pang posibleng motibo. 120,000 pesos cash, isang cellphone at 2,000 pisong halaga ng paninda ang tinangay ng mga lalaki. Sinulit ng isang artist sa Bukawi, Bulacan ang mga dilatang ayuda na natanggap mula sa gobyerno nitong pandemya. Hindi lang kasi ang laman ang pinakinabangan, kundi pati yung mismong lata. Ito mga obra ni Dominic Medrama Urbano mula sa mga patapon ng lata. Ang galing nito, reminds me of an artist. Merong motorsiklo at knight in shining na Delata armor. Ayun. Inabot daw si Dominic ng hanggang 3 oras sa paglilinis at pag-assemble ng mga ginupit-gupit niyang lata. Galing ah. Naisip daw yan ni Dominic dahil naiipon na sa kanilang bahay ang mga lata na galing sa ayuda. Sakto namang gusto niyang mag-explore ng iba pang medium bukod sa painting. Hindi raw dapat na ituring na basura ang mga gamit na pwedeng gawing art gaya ng tinatawag niyang lata art. Galing, galing, ay, galing talaga. Sana may Instagram siya, no? Mm-hmm. Hanapin ko siya mamaya. Tuloy-tuloy lamang ang balitang dapat niyo malaman. Pero Maki, bago tayo magpaalam, ikaw mahilig ka sa art eh, di ba? So meron kang hilig lang, pag ha? May mga ganyang ano, hilig meron ka talagang real appreciation kung mga magagaling eh. Lalo na 'yon. That's he reminds me of an established artist. Uh-oh. This guy na mahal. Ha? Correct. Mahal yung benta doon. Kaya ma'am, hahanapin ko siya mamaya sa Instagram. Ang nakakatuwa diyan yung mga artist na o yung mga may tinatagong artistic talent lumalabas ngayong pandemya. Ang dami nating nababalitaan, hindi lamang yung mga established kundi yung mga nasa bahay, merong gustong gawin. At saka, ang gandang panoorin ng mga ganito, ng mga segments natin. Mm-hmm. Kasi yung mga, hindi lang sa mga established art, mm-hmm, marami tayo mga kababayan na talagang nakaka-believe. Mm-hmm. Kasi yan, para sa akin, inborn to eh. Oo. Well, one day, maabot din natin yan. Oo. Gusto ko rin maging artist. At tuloy-tuloy lamang ang mga balitang dapat yung malaman. Susunod na ang saksi. Ako si Ato Maraulio. At ako si Maki Pulido. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMAnews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.